Alright, so ito po muli si Jun Jose, okay, ng PWFS TV. So, as I said, ang ating topic for today is how to avoid porosity in welding. So, on behalf of PWFS TV and Philippine Welders and Fitter Society, ito po si Jun Jose. Right. Are you having a porosity problem in your production area? May mga problema ba kayo sa inyong production area patungkol sa porosities? Yan po ay tatalakayan natin dito. We list out the way in preventing porosities in your welding production. So, iisa-isahin po natin dito para maiwasan natin ang mga porosity sa ating mga welding production. Right? So, in order to prevent porosities, you will need to eliminate all possible causes. Okay? So, the main causes of porosities are normally nitrogen, oxygen, hydrogen. Okay? So, when any of these three are present, okay, kung nandyan aliman sa tatlong yan, there will be a porosity, okay? There will be a potential occurrence of porosity. So, basta merong nitrogen, o kaya oxygen, o kaya hydrogen, magkakaroon tayo ng porosity. So, para maiwasan po natin, ma-minimize o ma-eliminate, dapat wala ang tatlong ito, okay? Right. So, number one, avoid any contamination in welding area. Okay, so dapat iwasan natin lahat ng mga contamination sa area ng ating pagwe-weldingan na malapit sa weld joint. Okay? For example, the welding area must be free of 1. Okay, moisture, water, paint, grease, or oil. Dapat alinman sa mga ito tulad ng moisture, water, paint, grease, or oil ay dapat wala sa welding area nyo o dun sa malapit sa joint ninyo na hinihinang. Ha? Pangalawa, so ano ang dapat na gawin? Pangalawa, para maiwasan, avoid any contamination of welding electrodes. So yung electrodes naman natin, okay? So, low hydrogen electrode must be baked in accordance to manufacturer's recommendation. So, kung gagamit kayo ng low hydrogen electrode, ano ba yung mga low hydrogen electrode? Like 7018, 7016, and so on. Okay? So, lahat ng basic electrode, dapat ito ay na-bake. Okay? O napainit upang sa gayon mawala yung kanyang moisture content. Okay? Kasi kapag hindi natin tinanggal yung moisture content natin, gaya ng number one, meron tayong moisture. So, kung meron tayong moisture, ay magkakaroon tayo ng porosity. Diba? So, do not use any wet electrode then. Okay? So, kung wet electrode dyan, dapat i-bake nyo muna. Pero as much possible, hindi nagagamitin ang mga nabasang electrode. Okay? So, kung hindi naman basa at medyo may konti-konting kwanan, pwede siyang i-bake. Okay? So, you bake it before using it to avoid porosity. Okay? So, may iwasan mo rin yan kapag binake mo kasi ang electrode, may iwasan mo rin ang hydrogen cracking. So, isa pang magandang bunga nun ng pag-bake ng welding electrode. Okay? Pangatlo. Ano naman tong pangatlo natin? So, avoid high voltage during welding. Dapat mahina lang yung voltage natin. Kasi kapag mahina yung voltage natin, okay, ay nagko-cause ito ng mga porosities. Okay? High voltage causes porosities on the weld. Okay? Follow your voltage parameters on your WPS. So, kung ano nakalagay dun sa WPS nyo, yun lang yung ifa-follow nyo. Okay? Ngayon, kung wala naman kayong na WPS, okay, at least
tignan niyo yung para tignan niyo yung lalagyanan ng welding electrode o ng welding rod, okay? Nakalagay po doon kung anong dapat boltahe ang gagamitin natin kung wala kayong WPS. Okay? At sundin po natin yun. Alright? Sa mga batikang welder, actually, nasusukat na nila yung boltahe sa kanilang mga kamay. Okay? Of course, that is by experience. Of course. Pero kung hindi naman kayo masyadong experienced, ay tignan nyo yung inyong kahon ng inyong mga electrode, tapos iset ninyo yung inyong makina ayon doon sa voltage na nakalagay sa electrode ninyo, kahon ng electrode. Okay? Ano naman yung pang-apat? Okay. So, ang pang-apat, avoid long arc length. Ano ba yung long arc length? Ito yung pagitan ng dulo ng electrode at saka ng bakal na hihinangin mo. Kapag mahaba kasi yung pagitan ng dulo ng electrode mo at saka ng bakal na hihinangin mo, okay, ay magkakaroon ka o magpuproduce siya ng porosities. Okay? So, dapat at least huwag masyadong mahaba o huwag masyadong malayo ang inyong arc length. Normally, kung ano yung electrode diameter nyo, yun yung arc length nyo. Pero at least ang pinaka maganda ay 1/16 o 1.5 to 3 mm, 2 mm ganyan, okay? So ganyan naglalaro yung arc length, okay? So arc length should be as short as possible, okay? Yung hanggang hindi siya didikit, yun dapat ang arc length nyo. Kasi kung masyado namang madikit, masyadong malapit, magdidikit yung inyong electrode sa bakal na hinihinang nyo. Okay? So, make it as short as possible. Okay? Number 5, okay, na dapat gawin, avoid air to break into the gas shield. Okay? Yung kasing sa ismaw natin, ang nagbibigay ng gas shield nun ay yung coating ng electrode natin. Okay? So, kapag na-break yung gas shield nun, okay, pag may hangin, ibig sabihin, malakas ang hangin, nabibreak yun. Papasok yung hangin may dalang moisture, magkakaroon ka ng porosity. Kaya mapapansin nyo, yung mga welder, gusto nila na yung hina nila ay hindi tinatamaan ng malakas na hangin. Okay? Kung nasa pipeline na welding kayo, okay? Normally may kubul kayo, okay? Para hindi pumasok yung malakas na hangin. Okay, kung nasa side kayo, dapat may kubul din para hindi pasukan ng malakas na hangin. Kapag malakas kasi ng hangin, mabibreak yung gas shield. Kapag na-break yung gas shield, okay? Papasok yung hangin, papasok yung moisture. Ganon din sa FCAW sa GMAW, ano ba yung gas shield. Ang nabibigyan naman ng gas shield naman ng GMO at saka FCAW ay yung gas o yung argon o kayong carbon dioxide, okay? So kapag malakas ang hangin, nabibreak yung gas shield mo. So kapag nabreak yung gas shield, okay, papasok yung hangin na may moisture at magkakaroon ka ng porosity, okay? So once air breaks into the gas shield, okay, porosity will occur, okay? So, secure your welding area to avoid strong wind breaking into your welding area. Okay? So, dapat may kubol tayo. Pero kung sa shop naman, huwag hindi nyo na kailangang magkubol. Ha? Pero may napapansin ako ha, sa mga welder natin ngayon, tinututok pa yung electric pan na malakas sa kanyang hinihinang, which is not a good practice. Bakit? Kapag tumama yun sa kanyang hinihinang, okay, magko-caution ng porosity. Right, number 6. So ano naman yung number 6 na dapat nating iwasan, okay? So for MIG or TIG, ensure your gas hose is not leaking, okay? So dapat walang leak yung mga gas hose ninyo, ha? Kasi kapag may leak yung gas hose ninyo, yung gas na nakakarating doon sa hinang nyo ay kokonti kahit malakas yung flow nyo. Okay, pag kokonti yung gas na lumabas dun sa hinang nyo, okay,
wala siyang shielding. Okay? Pag walang shielding, magkakaroon ka ng porosity. Basta lagi yung tatandaan, kapag na-break yung shielding ng inyong hinang, magkakaroon ka ng porosity. Okay? Once gas hose leak, air will break into the weld area due to poor gas shield. Okay? So, ensure to check all your hoses of leakage para maiwasan natin ang poor gas shield. Okay? Right. And number 7, okay, pang-7 dapat natin gawin for MIG and TIG, ensure you have enough shielding gas pressure. Baka mamaya wala na laman yung gas mo. Okay? So, i-check mo rin. Low gas pressure will allow outside air to break into the weld area. Okay? So, kapag nag-break yung air sa weld area, magpo-produce siya ng porosities. Basta lagi niyong tatandaan, kapasta na break yung shielding gas nyo, okay, either argon man yan o CO2 o sa ismaw yung coating, okay, magkakaroon ka ng porosity. Right? So always check your shielding gas pressure. Kung mababa na, ay palitan na yung tangke. Ha? Para maiwasan niyo yung porosity. Alright, so number 8 na pwede natin gawin for MIG or TIG, okay, avoid excessive flow naman. Hindi, kung hindi po pwede yung mahina ang pressure, hindi rin pwede yung excessive flow, yung mabilis. Okay? Paano ba naman masusukat yung flow? Okay? Makikita natin sa argon natin, for example, 5 LPM, 10 LPM, 15 LPM, 20 LPM. Okay? So kung masyadong mataas yung gas flow mo, okay, magkakaroon ka rin ng porosity, okay? Normally naglalaro tayo diyan sa 15 ganyan. 15 to 20 ganyan. Okay? LPM yun, okay? Excessive gas flow will produce porosities. Okay? So ensure to set your flow to the WPS requirement. So kung ano yung nakalagay sa WPS nyo, yun yung sundan nyo. Bakit? Kasi panigurado nang hindi ka magkakaporosity yun. Kasi nung ginawa yung PQR, ay ganun ang setting. Alright? And number 9, na pwede natin gawin. Okay? Use filler with good level of deoxidants. Okay? So, filler with good level of deoxidant can remove the oxygen from the wheel, from the weld paddle. Okay? So, kapag natanggal mo yung na-deoxidize yung inyong weld paddle, hindi kayo magkakaroon ng porosity. Pero kapag merong oxygen, okay, doon sa weld paddle mo, magkakaroon ka ng porosity. So, yun ang number 9 na pwede natin gawin, use filler with good level of deoxidants. Okay? check your filler metal or electrode for its deoxidant content. Okay? It must have a good level of deoxidants. Alright, so these are the few actions that you can do to prevent porosities in your weld. So I hope you have learned something new today. Kung hindi man ay at least na refresh ang inyong mga isipan para sa pag-iwas ng porosity sa ating mga hinang. Alright, so good luck. Thank you very much. Don't forget to subscribe to PWFS TV YouTube channel. I-share nyo na rin po ang aming mga video sa inyong mga kasama, kaibigan, kakilala, kabakal. Okay? Upang sa gayon ay marami pa ang makaalam sa mga simpleng steps na ito. Muli, ito po si Junose, okay, ng PWFS TV at ng Philippine Welders and Fitter Society, okay, nagbibigay po ng pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. For your information, ay namomonetize na po yung ating PWFS TV. Although, kokonti pa lang, pero kung marami po ang maraming manunood ay marahil ay tataas ang ating monetization. Alright, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito po muli si Junose. Maraming salamat. God bless you.